Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ang start-stop, automatic and manual operation. Bago natin pag-usapan ang diagram, nung nagbisita kami sa kabilang company, nakikita ko ang ganitong operation sa plastic company. Mayroon silang tinatawag na Cora section, ibig sabihin, ball section. Motor ang ginagamit nila para mag-blow ng air sa balloon nila. Pati yung sa mga bola na kanilang ginawa. So, mayroon silang automatic, mayroon ding manual. Kaya, yun ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kinakalibrate lang nila yung timer kung ilang seconds sa andar at kung ilang seconds naman mamamatay. Tinanong ko yung supervisor doon. Sabi niya, much better kung naka-automatic siya kasi mas mabilis kaysa naka-manual mode siya. Pero kung masisira ang automatic, pwede niyang i-manual. Kaya nga ganun ang purpose nun eh. Kung masisira yung automatic, pwede i-manual mode. Ang timer na ating gagamitin ngayon ay on delay timer. Nakasetting siya sa 6 seconds dahil demonstration lang naman ito. At gaya ng sinasabi ko sa inyo guys, yung ginamit natin na push button is old push button. Gaya sa mga previous video ko, sa taas nito ang normally close. Sa baba nito ang normally open. Kung i-press natin tong button, itong sa taas na normally close, mag-o-open. Ito namang sa baba na normally open, magko-close to pag naka-press ang button natin. Pag bitawan, mag-normally open. Ang purpose ko lang naman kung bakit ko binabahagi ang kaalaman na to, para magkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga baguhan, sa mga sumusubaybay sa aking channel, lahat ng natutunan nyo sa channel ko, pwede nyong i-apply sa hanap buhay. Ito lang ang garantiya ko sa inyo. Lahat ng video sa channel ko na nakikita ninyo is informative video. Yun ang garantiya ko sa inyo. Magagamit nyo yan sa hanap buhay. Lalo na sa mga viewers, tangkilikin nyo pong manood sa aking video, hindi po kayo magsisisi. Yun lang talaga ang garantiya ko sa inyo. Mayroon at mayroon talaga kayong matutunan. Bago natin umpisahan na ating pag-aralan ng diagram, nais ko munang mag-shout out sa mga viewers na patuloy na nanonood sa akin channel. Shout out nga pala sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ngayon guys, pag-aralan natin ngayon ang diagram sa control circuit. Ang pag-aralan natin ngayon na diagram ay yung tinatawag na start-stop, automatic and manual operation. Ito yung selector switch natin, no? Pwede siya dito, pwede rin siya pupunta dito. Ito yung magnetic contactor natin, relay 1, timer 1, relay 2, timer 2. Pag ang selector switch natin guys nakasetting sa manual mode, ito yung stop push button natin. Ito yung start. Ngayon, paglagyan natin to ng power, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin tong start button, ang kuryente dadaloy dito. Gagana ngayon ang magnetic contactor natin. Pag gumana yung magnetic contactor natin, magko-close ito. Ngayon, pag bitawan mo itong push button, babalik siya sa ganyang position. So, bali ang kuryente ngayon, dadaloy dito. Still pa rin gumagana ang magnetic contactor natin. Pag i-off natin to, mamamatay ang contactor natin, mag-o-open ito. Pag bitawan mo, babalik siya sa ganong position, ang stop push button natin, so ang kuryente hanggang dito na lang. Kasi putol na ito. Ngayon, kung ang selector natin, ilagay natin sa automatic mode, ang kuryente dadaloy dito. Dito putol na ito, wala nang kuryente. Ang kuryente dadaloy dito. A-activate ngayon ang relay 1 natin. Pag-activate ng relay 1 natin, i-close to ng relay 1. A-activate din tong timer natin. So, tatakbo ngayon ang magnetic contactor natin. Relay at saka timer. After 6 seconds, i-close to ng timer 1. Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ngayon ang R2 natin. Paggana ng R2 natin, i-close to ng R2 natin. I-open naman to ng R2 natin.
Bali ang kuryente dadaan dito, putol na dito. Gagana ang R2 natin, pati timer 2 natin. Pagdating ng 6 seconds, i-open to ng timer 2 natin. Ngayon, pagpatay ng R2 natin, mag-open to, magko-close naman ito. Ngayon, ang kuryente naman, dadaloy naman dito. Gagana itong R1 at saka timer 1. Iko-close to, gagana naman ito. Ganun lang ang operation niya, guys. Pag mamatay ang R1 at saka T1, mamamatay din ang magnetic contactor natin. Pag mamatay naman ang R2 at saka T2, gagana naman ang M, ang magnetic contactor, relay 1 at saka T1. Ngayon, pag-aralan natin ang power circuit kung saan natin kakabit ang motor. Ito naman yung sa power circuit natin, guys, kung saan nakakabit yung motor. Ito yung symbols ng circuit breaker natin. Ito yung normally open na contact ng magnetic contactor contact natin. Ito yung symbols ng overload. Pag mag-activate yung control, guys, pag gumana yung magnetic contactor natin, magpo-close ito. Pag close nito ngayon, tatakbo ang kuryente dito. Gagana ngayon ang three-phase motor natin. Pag mamamatay yung magnetic contactor natin, mag-open to, mamamatay din ang three-phase motor natin dahil ang kuryente hanggang dito lang. Putol na dito. Ganun lang ka simple ang procedure nito, guys, ang sa power circuit connection natin. Ngayon, proceed tayo ngayon sa actual wiring, kung paano natin ikabit ang sa control circuit at saka itong sa power circuit. Bago natin umpisahan ang wiring, guys, alamin muna natin yung device na ating gagamitin. Ito na yung stop push button natin. Ito na siya. Ito naman yung start push button natin. Ito na siya. Ito naman yung magnetic contactor natin. Ito na siya. Ito naman yung R1 natin. Ito siya. Ito naman yung timer 1 natin. Ito siya. Ito naman yung R2 natin. Ito siya. Ito naman yung timer 2 natin. Ito siya. Ito naman yung selector switch natin, guys. Ito na siya. At ito naman yung power natin sa three-phase circuit breaker. Lagi po nating tatandaan, guys, bago tayo mag-perform ng actual wiring, always talaga to nakapatay ang circuit breaker natin para hindi tayo makuryente. Tanggalin muna natin to, guys. Kung makikita nyo dito, guys, sa line 2, nakalooping lang siya, no? Nilagyan ko na to ng connection. Kung makikita nyo dito na mayroon siyang existing cable, nakakonect na itong line 2 natin. Ito kasi yung line 1 natin, ito yung line 2. Lagyan na lang muna natin para hindi tayo malito. Lahat ng A2 natin, mayroon ng connection ito. Ang iwan na lang ang i-coconnect natin. Ngayon, umpisahan na natin ang connection. Ang una nating wawiringan, ang line 1, papunta sa selector switch natin. So, ito na yon. Itong line 1 na to, papunta ngayon sa circuit breaker natin. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan, from selector switch, papunta sa normally close natin na push button. So, galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan, lusot dito sa kabila, sa stop push button natin, papunta sa start push button natin. So, galing dito, papunta ngayon dito. Lagay naman tayo dito ng jumper sa start push button natin papunta sa normally open ng magnetic contactor natin. So galing dito papunta ngayon dito.
Lusot naman dito sa kabila ngayon, papunta sa normally open natin sa magnetic conductor. So galing dito, papunta ngayon dito. Jumper naman tayo dito sa normally open, papunta ngayon sa A1 natin. Pareho lang naman, no? Titignan natin. So galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman guys, pag ang selector switch papunta dito, kung gaganon yan, ito naman ang wawiring na natin ngayon. So itong isang cable sa selector switch, papunta to ngayon sa R2 natin, normally close. So galing dito, papunta ngayon dito. Lusot naman sa kabila, ang R2 normally close, papunta ngayon sa R1 natin, A1. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan, maglagay naman tayo dito ng jumper sa R1 natin, A1. Papunta sa normally open ang R1. So galing dito, papunta ngayon dito. Lusot naman dito sa kabila, papunta sa A1 natin ang M. Galing dito, papunta ngayon dito. Maglagay naman tayo ng jumper dito sa A1, papunta sa A1 ng timer natin. Ang kasunod naman yan guys, maglagay tayo ng jumper dito sa R2 normally close, papunta ngayon sa timer natin, timer 1 normally open. So galing dito, papunta ngayon dito. Mag-jumper naman tayo dito sa timer 1, normally open, papunta ngayon sa R2 natin, normally open din. So galing dito, papunta ngayon dito. Ngayon, lusot naman sa kabila, RAM timer 1 natin, normally open, papunta sa R2 natin, normally open. So galing dito, papunta ngayon dito. Maglagay naman tayo ng jumper dito sa R2 normally open, papunta ngayon sa timer natin normally close. So galing dito, papunta ngayon dito. Lusot naman dito sa kabila, from timer normally close, papunta ngayon sa R2 natin A1. So galing dito, papunta ngayon dito.
Maglagay tayo dito ng jumper sa A1 ng R2 papunta sa A1 ng timer 2 natin. Galing dito, papunta ngayon dito. Ngayon guys, proceed tayo sa power circuit kung saan ikakabit natin yung motor. Ito yung circuit breaker natin. Ito yung sa line side. Ito na siya. Ito naman yung sa load side niya, no? Line 1, line 2, line 3. Ito na siya. Ito naman yung contact ng contactor natin. First, second, and third contact. Ito na siya. Sa baba naman, ito naman yung first, second, and third contact. Ito na siya. Nakakabit ngayon ang overload relay natin. Ito na siya. Sa baba naman ng overload relay, dito natin ikakabit ang 3-phase motor natin. Ang U, B, at saka W. Ang gagawin natin ganito. Galing dito, papunta ngayon dito. Ibig sabihin, galing dito, papunta ngayon dito. Ang sunod naman, galing dito, papunta dito. Ibig sabihin, galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman, galing dito, papunta dito. Ibig sabihin, galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, ikabit natin ang sa motor. Ang U, B, at saka W. Ang U, kabit natin sa baba. First contact ng overload. Ang kasunod naman ang B, second contact ng overload sa baba. Ang kasunod naman ang W, third contact sa baba ng overload dito. Ngayon guys, tapos na tayo sa wiring. Ang operation nito, pag-i-on natin itong circuit breaker, tapos i-select natin ito dito sa manual mode. Pag-start natin ito, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, tatakbo ang 3-phase motor natin. Pwede rin natin i-stop dito. Pag ilagay naman natin itong selector switch dito sa automatic mode, mag-activate ang contactor natin, tatakbo ang motor natin. After 6 seconds, mamamatay ang contactor, mamamatay ang motor. After 6 seconds naman ulit, tatakbo naman ulit ang contactor natin, tatakbo din ang motor. I-try natin ngayon sa manual mode. I-start at saka stop pag pwede natin gamitin. Ayan. Pwede rin natin i-off dito. Try natin ulit. Off natin. Ngayon, ilagay natin to sa automatic mode. Pag automatic mode, tatakbo ka agad ang motor. After 6 seconds, mamamatay. After 6 seconds naman, tatakbo ulit. Try natin. Ayan.
Ito guys, depende sa setting ng timer mo, no? Kung gusto mong ibagalan yung pag-off, pwede rin. Pwede mo rin i-adjust, i-calibrate mo lang tong timer. Kung gusto mo ng hours bago mamatay ang motor, pwede rin sa timer na yan. Kung gusto mo minutes, pwede rin. I-setting mo lang yung timer kung ano ang ibig mong kung ilan ba ang gusto mong oras o minutes o seconds bago mamatay ang motor at mag-i-start. Pwede mong i-setting dyan. Ito yung automatic manual mode natin. Ngayon, pag naka-automatic siya guys, ito hindi na ito magagamit. Hindi magagamit ang push button natin pag naka-automatic mode siya. Ngayon, i-off natin. Ilagay naman natin sa manual. Try natin ngayon. Pwede natin i-stop. Start natin. Pwede natin i-stop. At ilagay natin to sa automatic mode. Automatic aandar ang motor at mamamatay.